from you, to know that you are really special. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I just want you to know that you are really special. Hello, guys. Hi, we're back. So, nandito kami ngayon sa The Sandwich Guy. Dito sa SM The Block. Yeah, SM The Block. Since Lenten season na, naisip namin na mag-feature ng food na medyo guilt-free. Kasi nga, yes, paramihan dito sa atin, sa Pilipinas, Catholic. And yung iba kasi naghanap din ng magandang meal na kainin na kumbaga guilt-free. Uh-oh. May post ng Sandwich Guy na meron silang mga food na ino-offer na for Lenten season. Patok na patok para ngayon Lenten season. Yeah. So ngayon itatry natin sila. So dito muna tayo. This is tenderloin. Tenderloin sandwich. And see ya. Go. So what's special about this tenderloin sandwich? Actually, this is made from corn. So yung corn. Trivia. Yung corn is a meat substitute na basically gawa sa mushroom. Natikman ko na sa last year actually. Meron sa may feature kaming pizza naman 'yon. So ilalagay na namin dito 'yon, yung ano, maglalagay kami siguro dito ng video about that. Pero ito naman sandwich form. Ang maganda dito kasi Sandwich Guy para sa mga on the go. Mm-hmm. Guys, para talaga siyang meat, pero hindi siya meat. Tender siya. Tapos nalalasa mo yung lasa ng meat, tama lang yung spice, hindi siya ganun kaalat. It's kind of cheesy. Parang meat bread na tayo. Feel ko mabubusog ka na kapag buong ano na yung kainin. Tingin ko rin. Kasi mabigat yung mga corn. Nagati kami sa apat, hindi natin namin sa apat yon, and tingin ko nga, ako ha, para sa isang good snack break. Mm-hmm. Ito. So this one is 139 lang siya. Oh, di ba? Hindi man lang umabot ng 150. So if you want to be healthy, that's okay na sa 139. Hindi mo siya mabubus, pwede mo kayo. Oo. Since naka-ano naman siya. Naka-slice siya. So ito, rate natin sa 5. 5 ang highest, 1 is lowest. I'm gonna have to rate it 4.5. 5. 5 si Joseph. 4.5. Ako siguro, hindi ko pa natitikman eh, pero sige. Oo nga. 4.5 ako din ako dito. So the next thing that we're going to try is the tuna cheese melt sandwich. So, ito siya. It's ano worth 190. Mura na naman, my God. Sige. It's full of tuna. Okay. Meron siya. So may tuna. Ayan. May may tuna, may gulay. Cucumber. Cucumber. Dapat na konti. Ay! Yeah. So may tuna, may cucumber, may lettuce and cheese. Cheese. Yan. Cheese again. Okay. Cheese. So let's go. May cucumber tayo. Sabi sa inyo, damang 4.5 yung una kasi 5 na to. May parang nga siyang cheese pimiento taste. Ang maganda dito, tuna. Healthy rin siya. Yeah. May veggies sa loob. Tapos yung size naman. Oo nga, tingin ko mabubusog din ako sa isang ano, yung isang buong sandwich siya. This is the kind of sandwich na I will buy. Ito yung parang laging, ito po yung lagi kong bibili. Go-to. Yung usual ito ako. Ito yung go-to mo kumbaga. Lasa-lasa mo yung cheese. Mm-hmm. So, which is good. Siguro sa akin, papabawas ko yung cucumber since I don't eat cucumber. I hate cucumbers. Oh, may mga ganong request. I guess, ano naman sila? I-accommodate naman nila yun kasi actually yung kinausap ko yung staff nila, mabait naman yung staff nila. So I guess, maintindihan naman nila kung it's so kung good, ganun. I promise. You have to try this. So yun, i-rate natin. Mine 5. 5 sa'yo. Pwede ba 6 over 5? Ito naman yung rating natin. So mas nagustuhan mo to kaysa sa stroganoff, no? Ah, sa stroganoff, sa tenderloin sandwich. Yeah. Okay. Ako, masarap siya eh. Siguro ako 4.5 din. Nag-aalangan ako eh. 4.5. Para silang matimbang. Pero siguro mas maglilin ako ng konti
dun sa tenderloin sandwich. Oh, really? Konti lang. So, next day to try namin is rice. Yung rice meals nila. Yeah. Ayan na. So, alam nyo meron silang sandwich, kaya nga, sandwich guy, meron silang mga sandwich. Pero bukod doon, meron silang rice. Rice. So, this one is stroganoff. So, meron siyang yung corn chunks, tapos may mushroom, may tomato, may cucumber. Cucumber. And sabi ni Therese, this one is brown rice. This brown is brown rice. Yeah, yeah. Mabigat siya sa chan. Tikman ko na. Wala. Ay, nahula. Kadi. Kadi. This one is subtle naman yung taste niya. Not that ano, hindi siya salty din, which is okay naman kasi nga hindi siya salty. Kasi nga hangga't maaari, 'di ba? Less salt, less fat. So ikukumpara mo siya sa beef stroganoff na usual dish. This one is a more subtle approach, pero kasi nga with all those yung nasa original recipe ng beef stroganoff. Masyadong madaming what do you call this? Kailangan mo siya maging healthy version. So this one's masasabi mo, ito yung healthy version niya. Diba? Hindi siya yung authentic. They don't claim it naman. But this is their spin of the beef stroganoff. Mm-hmm. Which is good. At least alam mo naman na parang nire-reinvent nila yung mga usual, yung mga masarap na dishes into a healthy version. Para kahit na paano. Guilty. Hindi ka magigilty na, sige, okay. Pwede mo i-treat yung sarili mo once in a while, di ba? Na kumain, pero at the same time, healthy pa rin siya. Yeah. Parang kung gusto mo talaga mag-diet and then you're craving for this kind of food, I think dito ka na pumunta. Eh, healthy ka na nga. Eh, tuloy mo na. So, para at least na-maintain mo yung healthy lifestyle mo, at the same time, yung kinakain mo healthy rin. Oo. Di ba? So, nakapag-exercise ka, tapos yung food mo, healthy din. Tapos, hindi pa masyadong magastos sa bulsa. Diba? Hindi siya, it doesn't burn your pockets. Kasi nga, isipin mo, ito 149 lang. Tapos, let's say, order ka pa ng water nila na may chia seeds. Which is that's 50, only for 200 pesos. Oh, 200 pesos, di okay na. Diba? We're eating healthy food na. So, ako, tigil pa ako isa pa. Except for rice. Alam niya? Nahihiya ka pa. Ibero na. The last thing that we're going to taste is the Tommy Tuna Pasta. It's a cute name. It's 95 pesos. 95 pesos. Hindi man lang umabot ng 100 pesos. Ayan. Tingin ko this one is an oil-based pasta naman with cheese, tomatoes, mushrooms, and tuna. Since naka-ready na yun, sir. Ganun-ganun mo yung cheese para madurog. Oh my God! Ang saro! Joke lang yung one bite mo, diba? Okay. This one is 95 pesos for this good. Oh my God! Lalo siguro pag talagang nag-melt na yung cheese, tapos haluin mo kagad pagka ano. Oh my God! Kasi siyempre, pinicturan pa namin kanina, so medyo lumamig na yung ano. Pero maganda siya, pagka-serve sa inyo, i-haluin nyo na kagad yung pasta. Pero ano, mas maganda ito pag mas maanghang ka. Sabi niya eh, sasabihin niya eh, kasi parang may ano siya. Hindi siya ganun ka-oily. Diba? Tapos, yung cheese, hindi naman overpowering yung cheese, which is good kasi nga. Oo nga. Hanggang maaari, ayaw mo namang nandun na lahat na lasang keso lang yung kinakain mo, which is good. It's good, right? Rice person ako, nagustuhan ko yung stroganoff kanina, pero this one is 7 over 5. Mas gusto ko yung Tommy Tuna Pasta. This one. 95 pesos. 95 pesos. Actually, after nito, ordering ko ulit isa pa. Gusto ko pa ulit tikman eh. Diba? Order ka pa? Actually, order pa. Order pa ulit ako isa pa. Sarap kasi niya. Oh my God, so good. Five. Sige, 5. So, yun. Overall, ang gusto namin dito sa ano is healthy. Healthy. Mura. Guilt-free. Mura. Very affordable. Tingin ko yun yung pinaka, ano eh, ang strongest selling point ng sandwich guys. Mura and healthy at the same time. Guilt-free siya sa food and guilt-free siya sa paggastos mo. Oo.
maganda. Like sa maganda. Mga ibang healthy foods. Oo. Oh. Oh. Oh, kasi nga, kadalasan pag yung once na nag-ano ka ng mga healthy foods, medyo nag-spend ka na ng mas extra, kumbaga. But this one is very affordable. Oh, saka this one, ano, yung madali siyang mahanap. Kasi nga, meron siya sa mall. Sabi nga ni Cherry, Cheese Bun, shout out Cheese Bun. Meron daw sa office nila sa RCBC sa Makati. So, ibang malls meron din. So, siguro nalagay din namin dito yung social media page nila. Sa meron silang Facebook page, may IG page din sila. So, ilalagay namin yung link sa baba para check nyo na rin yung mga products nila. So, ayun. It's all that. So, order pa kami. Siguro, i-wrap na lang namin itong episode na to. Then, after that, kakain ulit kami ng isa pang round ng pasta. Kain kayo dito, ha? Kain kayo dito, ha? Yep. So, this one is SM The Block. Yan. Floor to. This one, second floor. Ay, third. Third floor na to. Third floor pala. Third floor to. Level 3. Mm-hmm. So, ayun. Anyway, thank you for watching this episode. Be sure to subscribe. Like. Ring the bell. Para sa at least updated kayo sa mga episodes ng Team Tikim. Pag nagustuhan nyo, na-try na kayo, nakapag-try na kayo sa Sandwich Guy, mag-comment din kayo at sabihin nyo. Ano yung favorite nyo dito? Yes. And we'll try it. Okay. So until next time, Team Tikim. Team Tikim. Bye. I just want you.